Yan mga kalingap, mga kababayan, nandito ako muli sa bahay nila Lula. Nakaligtan ko na yung pangalan nito. Yan mga kalingap po. Nay! Ay! Ha? Kumusta, Nay? Ito. Pabayan. Kumusta po ikaw? Sino kayo? Ay, flagger. Anong ginagawa mo na, Nay? Katatayo ko pa lang. Dadasal. Anong pinagdadasal nyo, Nanay? Makakita uli. Makakita uli. Yan mga kalingap, mga kababayan, ano, kasalan natin itong si Nanay kasi tagal-tagal na natin itong nakumusta, no? Kumustahin lang natin siya. Siya po ay hindi nakakita. Ako, muntog ka, Nanay. Muntog ka dyan. Pwede ko bang masilip uli yung bahay mo, Nanay? Aso may aso. Ano yung aso? Nakatali yan, Nanay? Kalingap yung bahay niya, yung loob ng bahay niya, ano? Tinutulogan ni Nanay. Yan, ay makapasok kasi may aso. Siya. Kasi yung sitwasyon niya dito. Yan, ano? Dami mong alagang po sa nanay, ha? Kumusta ang sitwasyon, nanay? Ito. Nakakaraos din. Di na ako pumupunta doon sa pinupuntahan ko. Nanatili na ako dito. Bakit? Bakit di ka na napunta doon? Sobrang mainit. Nagkakasakit ako. Ano nga po pa? Ano nga po pala ang pangalan ninyo ulit? Dolores. Nanay Dolores. Ilan taon na po kayo? Ano na po? 62. Di na magbinigay sa akin yung pensyon ko. Bakit? Inalis ako sa pension. Bakit daw? Iba nung Webex. Kuwanan, si Otso. Punta ako doon, kasama ko kapatid ko. Pagdating doon, wala ako sa pera. Bakit daw wala ka? Hindi ko ano. Inayaan ko na lang. Hindi kayo nag-complain, Nanay? Bahala na sa kanila. Hindi na. Kung ayaw ka, Kaya lang, masama lang sa loob ko dahil yung ako abisuhan ng leader namin dito. Lagi naman niya akong nadadaanan dito na kaupo dyan, no? Di man lang ako abisuhan. So, saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw ninyo, Nanay? Pagkain? Kain? Yun, nung nakakuha yung kapatid ko, kaya lang papakain siya. Pero minsan, wala, kasi malaki ng pamilya ko. Siya ang kumukuha ng
Ang ganun. Mga apo niya, mga anak niya. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang kung hindi ko ako makakain. Na importante sa akin, tubig. Tubig lang. Tubig lang. Meron sa kayo. Pagkain. Kahit yun lang. Bisan, padala na ko ng pinsan. Ilam, ano yun? Buwan-buwan ng nanay? Hindi. Minsan lang. Minsan lang. Kung nakakabilin ko ng pagkain. Ano yung kina, ano yung kadalasang kinakain ng nanay? Ha? Laki ni. Pero kung pumupunta ko dun sa ning sakit. Gulay, isda, mahirap na punta doon. Kasi, kahit ako bulat, alam mo, ngayon ko lang nalaman nung ako nabulat. Ang pagtulong pala ng iba. May kapali. Hinihingi anak ko ng kapali. Pera. Doon naman ako kukuha ang pera. Kundi yung iginta daw to para magkapera. Ayoko. Alin ang ibibinda na yung mga pusa? Ito. Lupa. Itong lupa. Hindi ko ito pwede ibinto. Kasi isa Diyos to eh. Oo. Dinamayan nila ako. Pero hindi ako nakakakita. Siyempre nararamdaman ko nila. Kaya hindi na ako pumunta. Minsan lang, pag hindi ko matiis ang gutom ko, pumunta ako doon kina Iya. Eh, Carmel, pumunta ako kahapon. Kasi medyo hindi kami nakaintindihan ng kapatid ko. Kasi pag tinatawag ko si Aloy, ayaw akong sagutin. Mga tahimik sila. Dati narinig ko yung mga boses. Tumawag ako. Nawala yung mga boses. Iusap yung pagtawag ko. Tapos walang sumagot. Tapos di, nung nagbihis na ako, punta ako doon kina Iya. Saka nag-react yung kapatid ko. Ba't daw ako pupunta doon? Eh, kakain ako. Eh. Nagugutom ako. Eh. Kapon, pumunta ako kahit ang init. Kasi hindi na ako pumunta. Hindi ko matatala ng init. Nagkakasakit ako. Nakakapagsayang ka pa, nanay? Hindi na. Ano na, paningin ko, wala na akong makita. May liwanag siya, pero wala na akong makita. Minsan, blackout na to. Talagang madilim. Minsan, lumiliwanag, nakakaaninag ako kunti, tapos mawawala. Hindi ba ayos ang condition mo? Huwag naliligo kayo, nanay. Yes. Nung dito na ako, yung kapatid ko, si Aloy. Yung sino yung si Aloy? Hospital. Ah, okay. Yun ang naging. Nandito ba siya? Oo, andyan ata, oo. Kaso, yung bata niya, hindi sa pag-ano. Hindi ako sinusunod kung wala. Ganun. Kahit pa siya. Benta. Saan naman ako si Aloy? May trabaho ba yung si Aloy? Eh? May trabaho ba yan si Aloy? Wala. High school pa lang. Ah, estudyante. Kaya palaging wala yan. Andito, yun ang... Oh my God! Ano yung kumangkin mo, apo? Apo. Ah, apo. Nasaan yung mga... Apo ni Irene. Ah, apo ng kapatid mo. So, apo na rin. Ikaw, nanay, matanong ko ulit, may asawa ka? May ano? Hindi ako nag-asawa. Ah, okay. So, talagang single ka? Hmm. Walang naniligaw sa'yo ngayon? Meron, marami. Kaso, oh my God! Ayaw ng lulo ko. Hindi. Hindi ko sabihin ngayon, may naliligaw sa'yo. Ah, wala. Ayoko. Bakit? Ayoko. O, wala sa loob ko. Ayaw ko.
Hindi naman ako nagsisihing naging matandang dalaga. Kaso nga lang, sabi ng iba, kung nag-asawa daw ako, ay mag-aalaga din ako sa akin. Pero hindi rin eh. Baka maraming anak ko, wala naman nag-aalaga. Hindi naman inaalagaan magulang. Depende siguro. Nandiyan ba yung kapatid mo, nanay? Si Irene? Oo. Ngayon. Nang namirmiyan ako dito, tignan ko nga kung sinasabi nito. Sabi niya kasi sa akin, mamalagas na dito. Pagkiisa natin kung anong pagkain yan. Pagsalusaluan. Yan, pagpasinsan. Paso, good for 2 days lang yan. Good for 3 days. 1 day. Tapos, awahin na. Ganon ugali niya. Pag may ganon, siguro, kasi wala naman trabaho, nagagamot lang. Wala lamang pangkabuhayan. Kasi yung pangkabuhayan namin, bilinta na rin naman nila ng bilinta. Buhay pa yung may-ari. Kaya wala na, natitira o pinaglaban ko to. Para hindi makuha. So, pag nagsasain ka o gusto mo bumili ng ano, sino yung utusan mo? Si Aloy. Ah, yun talaga si Aloy. Yun ang pinaka parang mata mo. Oo, si Aloy. Kaya kung may pera ko, may padala, binibigyan ko siya sa laan. Maging masipag lang ba? Paano yan kung 500 yung ipapadala sa'yo na minsan lang tapos yung mababawasan pa? Oo. Naano ko rin yun. Ano yung naano naman yung mga binibili mo doon sa pinapadala sa iyo? Pagkain? Ng... Mm-hmm. Tinapay. Saka bumibili din ako ng pagkain mga pusa ko kasi kawawa naman. Gugutom din naman sila. Sabi kasi ng iba, wag ko na daw pagkain. Kasi pa magugutom din naman yan. Ibig sabihin, kasalo mo pa sila sa pagkain. Oh. Ilan yang alaga mo na pusa? 8, dati 20 yan. Ah, wow, dami. Nakawarala. Mm-hmm. Mahili kasi ako sa pusa. Katabi ko sila pag natutulog ako silang kasama. Yung kwarto na yun, nanay, doon ka talaga natutulog? Oo. Buti walang ahas doon, nanay. Di ka ba natatakot doon na doon ka matulog? Hindi naman. May ilaw ba doon, kuryente? Wala. Pinaputol ko kasi yung kuryente dito. Mm-hmm. Kasi... Siyempre, yung mga wire, natuturoan na ng tubig, mm-hmm. na ano, parang umapoy, sumisiklab sa mm-hmm. minbox. Mm-hmm. Kaya pinaputol ko. Tinanong nga ako kung bakit ito pinaputol ko. Sabi ko, delikado. So wala talaga ka ikaw ilaw doon sa gabi? Wala. Anong ginagamit mo doon? Wala. Dati kasi, nagkakandila ako, may lampara. Eh, naano ako nung nagkasunog, nung nasunog ko sa kurtina. Inalap ko kasi itong tungkod ko dahil winawit, wasiwas nung aso ko. Mm-hmm. Dadala-dala ko yung kandila. Hindi ko alam, nasunog na pala yung kurtina. Buti nakita mo nasusunog. Kasi ang init-init eh. Ah, okay. Inablot, ganun ko na lang, inablot ko, nakasurunog na ako dito. Kailan pa nangyari yun, nanay? Yung umpisa pa lang na ano yung mata ko. Okay. O tapos, pumunta ko doon kina Iya. Sabi ni Iya, ano na ba yan nangyari sa kamay mo? Ito, nagkasurunog, itim na, nagkasurunog na. Tapos may babaeng pumunta doon. Ninagyan ng gamot. Mm-mm. Tapos pagka umaga, bumalik, sabi niya, ay, magaling na. Ibig sabihin, sabi niya kay Iya, wala siyang diabetes. Dahil gumaling agad yung mga sugat niya. Sa ngayon, nanay, anong pakiramdam mo? Gabi, araw? Palaging gabi. Palaging gabi? Minsan, ito ngayon, medyo may liwanag. Mm-hmm. Pero kung walang liwanag, wala akong nakikita ng liwanag, sumasakit ang ulo ko. Kalahati. So ano yung pinagdarasal mo talaga sa panahon na to, nanay? Ang... makakita. Yun ang pinagdadasal ko. Alam mo ba, mula nung mahal na araw,
talaga ang mata ko, blackout. Dilim na madilim. Palagi masakit ang ulo ko, mata ko. Pero nung nagdasal ako, mula umaga hanggang gabi. Alam mo, sa totoo lang, nakakita ako ng liwanag. Oo, kaya ngayon, hindi sumasakit ulo ko. Ulo mo? May liwanag ko nakikita eh. Kahit di ko nakikita ang tao. Pero minsan, nakakaanilag ako. Sinong kilala mong artista, nanay? Or nung nakakita ka pa, sino yung nakikita mo na artista? Marami. Siyempre marami. Katulad nino? Sa ngayon, hindi na nga lang. Hindi nung katulad ko yung nakikita ka pa. Sige, Nilin Mercado. Sa lalaki? Dami si Dennis. Dennis Padilla. Yung labi, ngalimot ko na nga eh. Ngalimot mo na? Oo. Sayang kung bakit nakakita ka na nanay, yung kaharap mo mukhang artista eh. Oh my God! Wow! Eh, buti nakilala ko busit. Ano pong pangalan ko, nanay? Hindi ko na alam. Hindi mo kilala. Tinatanong ko nga si kapatid ko kung anong pangalan mo. Hindi niya daw alam. Hindi rin alam. Ah, okay. Si Carmel, tinanong ko kung anong pangalan mo. Hindi rin sinabi. Hindi daw niya alam. Ako po si, ano, si, Tagal. Coco Martin. Ay, napakagwa ko na yung Coco Martin. Nakita mo na yung nanay? Opo. Ah, okay. Ako po yung nanay. Eh, dati mayaman. Ngayon, wala. Eh, bakit? Mahirap na eh. Wala, naano sa, ano, doon sa probinsya, no? Oh my God! Marami kasi kami magkakasama. Kaya, napurdoy. Oh my God! Paano mo bumalik? Ganito na lang muna. Eh, minsan, iniisip ko na sana kay Alice lang. Hindi na bumalik. Bakit, anong inaasahan mo, nanay? Siguro, wala lang. Ah, siyempre umaasa din ako. Matutulungan din ako. Tulad ng anong tulong, nanay? Makakita. Mm-mm. Maliban doon sa makakita ka. Sabi ko, wala na siguro. Kasi ang sabi nila, ayaw daw ng plaza ng magulo. Nang magulo? Hindi naman magulo, ah. Maliban doon, nanay, sa makakita ka, ano pa yung nais mo? Ano pa yung gusto mo? Yung kwarto ko. Kasi magkatagulan yun. Tapos yung taginit, tagulan na. Ah, yung higaan mo maging maayos, malinis. Binta mo na lang to, nanay. Binta mo na lang to kasi sira, mga sira-sira naman eh. Tapos, ipagawa mo na lang yung kabintahan ng munting tahanan mo. Alam mo, marami nagsasabi yan sa akin kahit puli. Binta mo na para makilabang ka. Tama naman. Hindi ko yung magagawa. Hindi nyo kumain. Kasi katulad naman yan, nanay, no. May paliwanag ko lang, no. Katulad niya, nahihirapan po kayo, ikaw, sa sitwasyon mo. Aanhin mo to. Aanhin mo pa to na ganito na nga yung sitwasyon. Ayan, butas-butas na, tapos basta wala na, halos mapakinabangan, di ba? Ako, isa rin ako sa magsasuggest na pwede mo na tong ibenta sa halagang nararapat. Ilan po kayo magkakapatid, nanay? Tatlo. O, di ba? Ito po ba ay mana ninyo? Oh, mana. O, di ba? Kaso, nagka-problema ka. Hindi, huwag nang isipin na yung problema. Ang alam isipin mo, na lang. Marami na nagsabi yan sa akin. Mm-hmm. Pero, pagsangalan ng Diyos. Hindi, ang Panginoon naman, nanay, mapag-unawa at mapag-intindi. Alam ko. Mm-hmm. Sa tatlo kayo magkakapatid, sa kanilang dalawa, o di ba? Ngayon, yung party mo,
ipagawa mo ng munting tahana na sa iyong pangalan talaga, oh, then pero, maipagamot mo yung iyong mga mata, makakita ka muli, at least na-enjoy mo yung ikaw, 'di ba? At may pera ka pa. 'Di ba? Ano? Oh. Yung kapitan dito sa Punta Waling-Waling. Mm-mm. Yun din yung suggestion sa akin. Sabi nilang mag-asawa, kukuha kami ng katulong mo, mm-hmm, para maalagaan ka. Pero sa isang kondisyon. Oh, kasi kabuuan naman 'to, 'di ba? Ang akin lang naman na suggestion ko lang naman kasi oo, katulad niyang nahihirapan po ikaw, hindi lang ikaw, mga kapatid mo. At doon nga sa unang vlog natin ay yun nga pati yung kapatid mo ay nahihirapan din at yung sitwasyon ganun nga. So ito para naman po ito unang-una sa iyo. Kasi ang ano natin dito ay ikaw po ay ilang taon na uli? 62. 62, 'di ba? Sa edad mo po na 62 at ang inyong dalawang kapatid naman eh medyo may mga edad naman na siguro, no? So ganun na lang siguro ang pinakamaganda. Pag-usapan ninyo mga kapatid at maipagamot ka po kasi kung sa papagamot mo po siguro nanay eh, hindi naman aabot ng 50,000, 30,000, siguro pinakamalaki na yung 30,000. Okay na okay ka na po nanay. Alam ko. Papasalamat ako dahil nagmamalasakit ka. Yung salamat kapatid po ko, umuwi dito ng mahal na araw. Mm-mm. Sabi niya sa akin, ipapagamot kita, Doye. Mm-mm. Sabi ko, ayoko mag... Sabi ko, ayoko. Sabi ko, ay, hindi naman ito kata. Cholesterol daw. Tapos, sabi niya, eh kung ayaw mo, dalhin kita sa Manila. Mm-mm. At ko, ano naman gagawin ko doon? Sabi niya, sabi ko, wag na, dito na lang ko. Ipaayos ko yun na kwarto mo. O sige, kung bukal sa loob mo. Alam mo, hindi niya maintindihan. Siguro pag dumating yung oras na ipakita na, yun siguro. Alam ko naman na pagtulong niya, bakit. Pero sa akin, hindi talaga. Di bali na sigurong iwanan ko to. Huwag ako magpita. Kasi, alam mo na. Dalawang beses na to bininta ng mga kapatid ko. Hindi natuloy? Oo. Dalawang beses na. Kasi, ang yan. Kung ikukwento ko pa sa inyo, mahaba ang usapin. Kwento. Okay. Buti, sabihin ko sa inyo totoo ah. Hindi ako nananakot, hindi ako sunagpapaawa o ano pa man. Ang sinasabi ko lang sa kanila, buti kung hindi ako kinakausap. Kinakausap. Siya mismo may sabi sa akin na, Dolores, umuwi ka sa lungsod. Sinasabi niya sa akin kung anong dapat kong gawin, kung ano na. Meron siyang pinapagawa sa akin. Matagal na. Buhay pa yung pinsan. Hindi ko pinapansin. Hindi ko binibigyan halaga ang sinasabi niya sa akin na gawin ko. Kaya, siguro, naisip ko. Kaya siguro ako matagal na. Yung pinsan ko na matay. Dahil kung ginawa ko lang yun, agad binigyan ko ng pagpapahalaga. Siguro hindi ito nangyayari sa akin. Kaya din sa pinto. Kailan pinapasunod niya sa akin, kaligtasan na lahat. Oo, maniwala ko. Kaya sabi ko sa iba na nagsasabi sa akin na ipinto na, hindi niyo alam kasi kung bakit ano ito. Okay. Buti kung hindi isang beses o maraming beses, alos araw-araw ako nang kinakausap ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, Dolores, yan ang San Quintero, yan ang larawan niya, yan ang kawanis niya. Ang sino man nananampalataya sa San Quintero, para na rin ako sa kanya nananampalataya, hindi nga siya nakikita. Kaya, hindi ko magagawa. Okay. So, ganun lang, Nanay Dolores, no?
Ako po ay napasyal dito sa inyo para makumustang muli, no? At umihingi po ako ng dispensa kasi medyo matagal-tagal at itong pagpunta ko sa inyo ay wala po akong dalang kahit papaano, no, or kahit anuman. Ito po ay update ko po sa inyo, no, at malaman ko ang sitwasyon kasi yun nga, nagkaroon kami ng kumbo ni yung naglapit sa inyo. Makumusta ko daw po kayo, no? Si Asel. Opo, at yun nga. Sa sunod po, pag mayroon ako, balikan ko po kayo. Siguro naman kahit bigas. Oo. Pangumusta o kinimsakit. Ay, salamat po, Nanay Dolores, okay, no? At lagi po kayong mag-iingat dito, Nanay, na? Salamat. Okay. Wala kang kasama. Meron po, Nanay. Yan, maraming salamat po sa lahat, ano, sa mga nandito sa aking premiere. Thank you po ng marami sa inyong suporta. Maraming salamat. Una-una, Kuya Bal Santos Matobang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. At shout out sa lahat ng ambassador. Ambassador Kalinga Pose, Ambassador J. Murillo Vlogs, Ambassador Ria Ularte. At shout out din sa lahat ng deputy. Deputy Kalinga Lidya, Deputy Mick Agnes. At a shout out din sa lahat ng KTV Angels, KTV Angels 100. At a shout out Kindred TV, Maria Cusinira. At shout out din sa lahat ng lalahi community, shout out Maestro 21 TV. Maraming salamat po sa iyo. At sa mga nagsishare ng blessing sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo, no? At sa mga OFW natin, kababayan, lagi po kayo mag-iingat kung saan man po kayo naroroon mga bansa, no? At maraming salamat sa lahat. Miss Yay, Irene B, Lori Nimo, Lisa 67 Vlog, Chinita Mix Vlog, Chunila Reyes, Tita Eman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, Irene Pahuyo, Mama Sinya Vlogs, Dailab Official. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat-lahat, mga dating kaibigan, mga bagong kaibigan, mga dumadaan, at sa lahat ng ating mga viewers, mga pupunta sa ating premiere. Thank you po ng marami. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa lahat, and bye-bye!